Constitutional Convention o CONCON ang gusto ng mga miyembro ng Kamara, samantalang mas pabor naman ang ilang senador sa Constituent Assembly at malaking isyo ito sa pagsusulong ng pag-amenda sa ilang probisyon ng saligang batas ng bansa. Ngunit inanunsyo na ni late 4th District Representative Richard Gomez na pumayag na si House Speaker Martin Romualdez sa nais ng mga senador. Pag-uusapan lang ho natin sa constitutional amendment, tatlo lang ho. Tatlo lang. Number one, CONAS, Constituent Assembly, pumayag si Speaker. Okay? Pangalawa, economic provisions lang yung pag-uusapan natin. Pumayag si Speaker. Pangatlo, voting separately. Pumayag si Speaker. Yan yung stand ng House. So we agree on all the conditions that the Senate wants with regards to constitutional amendment. Ang ibinahagi ni Gomez kay Romualdez ay ang napagkasunduan naman ng mga miyembro ng PDP laban sa pulong noong nakaraang Martes. Sa ibinalita ni Gomez ay napabilib sa kanya si PDP laban Executive Vice President Senator Robin Hood Padilla na masigasig na nagsusulong ng charter change sa Senado at siya rin na namumuno sa Committee on Constitutional Amendments. Idol ko talaga to. Isipin mo, nakakumbinsin niya agad si Speaker. Sana makakuha ko yung talent mo na yan. 301 miyembro ng Kamara ang bumoto para sa pag-amienda sa saligang batas, ngunit ang kanilang nais nga ay CONCON. Ipinasakamay na rin ni Padilla sa pamunuan ng Senado at Kamara ang issue naman sa tiwala sa isa't isa dahil ang pangamba ng marami at ayaw mangyari ay masingitan ng pag-amienda sa mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman na sa politika at hindi na malimitahan sa ekonomiya lamang. Nasa pag-uusap na yan ng leadership natin at ng dalawang kapulungan na to, eh, hindi naman siguro aabot doon. Ako naniniwala ako hindi aabot to sa punto na magkakaroon ng ano dito, ng suliranin. Kasi naniniwala ako ng aking mga kasamang senador handa na para amendahan ang konstitusyon basta tama lang ang moda. Tiwala si Padilla na sa pagsang-ayon na ni Romualdez sa mga nais ng senador ay medyo gumaan ang kanyang pasanin at paghahanda na niya ang paglalatag ng final committee report sa plenaryo ng Senado. Napakalaking bagay po na nagbigay daan ang ating malaking kapulungan. Katulad po ng sinabi niya, CONAS na sila, voting separately, at economic provisions. Ang linaw po noon. Wala na po ako sigurong hihilingin pa. Nandito ang PDP laban na 100% na nakasuporta sila sa unang araw pa ng Ramadan. Sinabi naman ni Attorney Melvin Matibag, ang Secretary General ng PDP laban, sa dakong huli, ang sambayanan pa rin ang magdidesisyon sa issue. It will be submitted to the Filipino people at the end of the day. So, and that will be the role of PDP to address those trust issues, whether it's coming from any group. PDP will be going around to educate the people kung ano yung talagang kailangan palitan. And ang sabi nga, ang PDP laban, the major issue that we want to change is yung economic provisions din talaga. Si dating Pangulong Duterte na chairman ng partido, ayon kay Matibag, ay para sa pag-amienda sa konstitusyon ng bansa. At anya, ipinaiikot na nila sa kanilang mga miyembro ang nabuong resolusyon ng partido. If you're asking kung ano yung direction na ni President Duterte, it is indicated in our resolution that will be signed. And I just don't want to preempt nasabihin ko na ngayon without everybody signing it. But hindi lumalayo rin sa pinag-uusapan natin ngayon at sa diniscuss ni Senator Padilla at ni Congressman Richard Gomez yung process na gagawin natin. Pati yung sa voting separately, we have addressed it in our resolution. I don't want you to put on hold or suspense. Kung pwede ko na lang sanang i-release nga. But we already have the draft and it's already been adopted unanimously by all the members. It's just that I don't want to release it without everyone signing it. Sa pagharap na ng Bicameral Conference Committee para sa mga panukalang charter change, aamyendahan na ang ilang nilalaman ng ipinasang bersyon ng Kamara. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.